ito guys, paalis na siguro kami. Mga Dos Apostolis. Pasakay na kami. Kaya service namin. Guys, dito na kami. Ayan. May simplong ano tayo. Yaman pa ng Brother Kiko ah. Si Brother Romel, ayan. Si Brother Boom. May nakakaalam ba yung lugar sa inyo? Wala po. Hindi. Wala, pare-pares tayo. Dapat may ano yung... Oo nga. Binigay dapat. Kasama siya yun. Kakanta tayo? Sabi kasi yung may super power yung mata ko. Yung nakikita mo, nakakaliwa si Mel. Apat na cherubim. Hindi mo na kinakain lumingon eh kasi kaya man ibig ganun lang tumpan na pero lahat nalagyan niya ano mas marami pa na. Ayun sa busa-busa ngayon guys. Overlooking no? Ganda. Ganda dito pag... Kasi napilit na lang sila. Parang kaya sila na. Uy, pwede pala ATV. Pero alam mo kung totoo lang, bakit hindi na alam ko na parang ano, recollection din. Si Brother po. Aanin mo yung mga pagsunod sa mga practices. Aanin mo ang mga bagay na ito, ang iyong pagsasakripisyo na gawin at mapaganda ang mga bagay na ito kung hindi tayo lalago sa ating pananampalataya. Ganon din, ang vision din ng simbahan, ma-realize natin na hindi nakasentro sa mga imahe na ito, sa mga gawain na ito ang ating pananampalataya, kundi ang relasyon natin sa Diyos, ang relasyon natin sa ating kapwa.
nagpapakita rin ito ng ating mission. Ang vision din ng simbahan dito ay maipakita sa atin ang mission na maipasa ang kultura na ito na inculturated ng gospel, ng katuwaan ng simbahan sa mga susunod na henerasyon. Tandaan mo, ipakita natin ang mga bagay na ito upang maipamulat sa mga tao ang pananampalataya. Pero huwag magseryoso masyado na nakafocus lamang doon, dahil hindi lamang yon ang nais ipaliwanag ng simbahan sa atin. Hindi lamang yon ang ating pananampalataya. Ang hope ng simbahan ay yung genuine spiritual values may gradually unpack, and inauthentic exaggerations be avoided. Mahalaga dito yung daladala nito na lesson, yung daladala nito na mensahe ng pananampalataya, yung mensahe ng ating pag-asa, yung mensahe ng ating devotion, upang maalis yung mga unnecessary exaggerations sa ating pag-express sa mga bagay na ito. Tandaan natin, gusto ng Diyos, yes, na mag-celebrate. Gusto ng Diyos na maipakita ang pananampalataya sa mga bagay na ito. Pero dahil nga sa ating pamisang konting pagiging fanatic, nagkakaroon ng exaggerations. So sana yun yung maiwasan natin. Maging exaggerated ang ating pagdadamit, maging exaggerated ang ating paglilingkod. Ang nais sa Panginoon, yung tama lang, yung sakto lang. Pero buong pusong ibinibigay ang sarili. Kasi pag exaggerated, doon na lang nagiging, doon na lang napupunta ang focus. Which is, hindi naman yon ang dahilan kaya ginagawa natin ang mga bagay na ito. Ginagawa natin ang mga bagay na ito para lumalim ang ating relasyon sa Diyos at magkaroon din tayo ng magandang relasyon sa ating kapwa. Ilabin lang kayo. Father, isa po eh, nasa one-year-old yung birthday ni ano eh. Father, pwede po ba sa Palm Sunday po kasi walang isa, may ME. Kasi diba yan, ito po. Pwede po ba akong magkumuha ng isang luma para lang sa last Holy Thursday ha? Oh, nana ba kayo, mga kababayan? Na-video ka ba? Huwag ka na mag-video ko lang. Video. Thank you.
Tatanungin ko naman isa-isa nyo para masulat na. San Pedro ka? San Pedro. San Pedro ka! Talaga naman. Kuya Paul, pati. Apo. San Pedro. Ikaw kasi ang nagbibig. Ay! Ay! Talibar ko na. Ay! 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 Ah, era. San Juan. San Juan. Ay, okay ka na. Ikaw na, Kuya Bong. Santiago, Ilocos. Compostela. Wala pang nakukuha. JP. Santiago, di Compostela. Ako, eto na lang. Parang wala ata. Parang wala. Parang wala. Tadeo. Tadeo. Santiago, anak ni si Bedeo. Di ba ganun talaga na father? Katabi talaga. Joke ba? Lagi na sa kanan. Pedro, nakatabi siya sa kanan. Uwi na kami. Ayan, may take out pa kaming kamatis. Salamat po mga sister. Uwi na kami. Nangyari yun. Kinukulit mo ko talaga. Nangyari yun bro. Ano, kalagita ng biyahe. Uwi na guys. Si Tadeus to. Ito si Brother San Santiago. Ayan si yung driver natin. Ay! Secured namin si Escariote. Walang kawala ngayon. Ano sino mo? Paano ba malawa? Ito may kakalakabidyo. Nakabidyo na. San ano ka nga? San Bartolome. Siya si ano, si Sandwich. May iskam yung ano, bunutan eh. May iskam. Pinailalim yung pangalan. Inipit din nila. Nararamdaman ko eh. Nararamdaman ko yung laki.